live mula sa GMA Network Center. 20 taon nang nakatutok. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi siya mastermind kundi isang biktima. Yan ang giit ni Alice Go, sabay sabing handa niyang ituro ang anya'y most guilty kaugnay ng mga illegal na pogo. At nang pagbigyan sa iling niyang executive session, sinabi ng isang senador na may napala sila rito. Humarap din ang umunoy karelasyon niyang si Sual Mayor Dong Kalugay na nausisa sa pagdami ng ari-arian at dumagda sa waiver para buksan ang kanyang bank account. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Mel, Emil, Viking, alam mo, ngayong araw po na ito ay naghahanda na yung komite ng Senado para tapusin ang kanilang mga pagdinig kaugnay nga sa Pogo. Katunayan, sa susunod daw na pagdinig ay maring yun na ang pinakahuli. Pero sa pagdinig ngayong araw, sinabi po ni Dismissed Mayor Alice Go na hindi siya mastermind kundi isang biktima. Ikaw ba ay mastermind o willing ka ba magsabi kung talaga meron na sa likuran ng whole operation na ito? Your Honor, hindi pa ako mastermind. Masasabi ko po, isa pa akong victim. Yan ang sinabi ni Dismissed Banban Mayor Alice Go sa pagdinig kanina ng Senado tungkol sa mga illegal na pogo. Pon, no, ikaw ay ginagamit ng isang criminal syndicate, international group o crime syndicate. Your Honor, hindi naman po siya ginamit. If ever po, kung mayroon man po ako na itulong, ano po akong tao, helpful akong tao. Kung mayroon man po, yun lang po. Pero sa mga activities po na ginawa or sa mga, allegations po, wala po akong kinalaman. Kayo ba ay guilty or kayo ba most guilty o tingin mo meron pang mas guilty sa inyo dito sa ganitong operasyon? Hindi po ako guilty po. So hindi kayo most guilty, merong mas meron pang mas guilty, kumbaga may mastermind pa talaga. Your Honor, I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our Madam Chairman, who's really at the back of everything po. Executive session ay willing ka bang sabihin kung sino yung mga yung most guilty na sinasabi mo? Yes po, Your Honor. Kanina muling naungkat ang hiling niyang executive session para masagot niya ang mga tanong ng mga senador kung sino ang tumulong sa kanyang makalabas ng bansa. Nababahala raw kasi siya sa kanyang kaligtasan kaya hindi lantarang nakapagbanggit ng pangalan. Dumating pa sa puntong pinasulat sa kanya ang pangalan ng tumulong sa kanya na kalaunay inilarawan ng ilang senador na isa sa mga utak ng illegal na pogo activity sa bansa. Naisip ng ilang senador na ito na ang tamang panahon para sa hiling na executive session ni Go. Pero sabi ni Go, hindi niya kasama ang kanyang lead counsel. Gusto ko po sana kasama po yung counsel ko po, yung lead counsel ko po sana. So sa next and possibly last hearing na lang natin. Kaya kinumbinsi siya ng mga senador. Total, daroon naman daw ang iba niyang mga abogado. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin dito, hindi kami mga traidor. Kung ano na pag-usapan doon sa loob, sa amin lang yan. Pumayag na rin si Go, kaya natuloy ang executive session na tumagal lang ng ilang minuto dahil may session pa ang mga senador. Sabi ni Senator J.V. Ejercito, may napala naman daw sa maikling pag-uusap. Itutuloy raw ang executive meeting sa susunod na linggo at aalalahanin daw ni Go ang mga pangyayari. Dumalo rin sa pagdinig si Cassandra Leong na sumagot sa mga tanong tungkol sa kaugnayan niya sa pogo operation sa Porac. Partikular ang kaugnayan niya kay Duan Ren Wu na sinasabing isa sa mga namumuno sa illegal na operasyon ng pogo. Naging emosyonal si Ong na ikwento kung paano niya nakilala si Wu. Sino nagpakilala sa iyo kay Ma'am Duan Ren? Si mama, nung, mother mo ang nagpakilala. Yes, nung buhay anong pa relasyon ni Duan Ren at your mother? Sabi nila, best friend daw po. Siya na po yung tumayong parang parents ko na rin po. Pag-aalis po ng mom ko, yun, yung pagdating niya po, kakaalis lang. If I may, Senator Sherwin, bakit ka naiiyak, Miss Cassandra?
Noong time na yun, kakawala lang ng mom ko, sorry. Nawala as in nag-disappear sila or namatay sila? Namatay mom ko. And then yun yung panahon na dumating si Duan Renwu. At siya ang nagpasok sa iyo sa Whirlwind Corporation. Yes, Mr. Okay. Tinanong naman ni Senator Jinggo Estrada si Suwal Mayor Dong Kalugay tungkol sa umuling relasyon nila ni Gu. At pinagpaliwanag tungkol sa kanyang mga ari-ari at partikular ang Happy Penguin Resort sa Suwal na sinasabing pag-aari ni Kalugay at posible umanong dito nagtago si Gu at kalaunan ay tumakas. Dating pulis si Kalugay na may ranggong PO1. Punto ni Senador Jinggo Estrada, tila dumami ang ari-arian nito nung mayor na, bagay na itinanggi ni Kalugay. Itinanggi rin nito na meron siya mga bank account na may daan-daang milyong pisong laman. Sa huli, pumirma si Kalugay sa waiver para mabuksan ang kanyang mga bank account. Sa iba pa, then Attorney Edgar Alan Reyes. Vicky, kanina ay nung pumasok nga sa executive session itong si Alice Goh at ang mga senador, nakita natin nung papasok nila ay nagmamadali na yung mga senador at seryoso yung kanilang mukha dahil nga hinahabol na rin talaga nila yung session na gagawin ngayong araw, kaya kailangan silang dumalo doon at kaya ilang minuto lang talaga yung itinagal nila sa loob ng isang kwarto na nakasara ang pinto. Vicky? Sandra, medyo bitin no yung detalye sa executive session dahil syempre confidential. Pero ano yung mood kanina no ng mga senador o ni Guo pagkatapos nito, kung may chance kang nakita sila kanina? Vicky, paglabas nila nung kwarto ay agad-agad silang pumunta na doon sa mismong sesyon dahil nga hinahabol nila ito. Mga seryoso lang yung mukha nila at handa na doon sa susunod nilang gagawin, which is to participate sa sesyon kanina. Pero ang na-witness natin nung nagsalita si Alice Goh na handa siya na mag-reveal ng ilang detalye gaya nung sinasabi niya nga na mastermind, ay nakita rin natin na nag-react yung mga senador at parang sila ay excited o interesado sa maaring sabihin nitong si Alice Goh. At katunayan, after nung hearing, Vicky, meron pang eksena dyan na ipakita natin kanina na parang kinukumbinse siya medyo pinipilit ng mga senador na mag-proceed na sila sa executive session. Vicky? Sandra, may idea na ba kayo kung kailan eksakto mangyayari yung part 2 ng executive session at kung anong topic o gusto pang mapala rito ng mga senador? Yes, Vicky, ang sinabi sa atin kanina at yun din ang paulit-ulit do sa pagtatapos ng pagdinig kanina ay pagpapatuloy do sa susunod nila na hearing. Ang syempre, ang ilang senador, sinabi na rin nila in the past na parang hindi sila ganong umaasa na may sasabihin pa talaga na mabigat itong si Alice Goh dahil nga ang nasesense nila sa kanya nitong mga nagdaang hearing ay parang pinoprotektahan din niya yung mga tao na masasabing maaring mas mataas sa kanya. Pero ganun pa man, kanina nga nung nagsalita siya ng ganun, ay nakita natin yung kasabikan ng mga senador na marinig din. Baka naman nga kung executive session ay magsalita itong si Goh kahit paano kanya nalalaman kaugnay sa POGO operations at yung mga personalidad na nasa likod nito. Vicky? Alright, maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Dahil tila hindi na raw interesado sa trabaho ng kanyang opisina, pwedeng hingin ng ilang mambabatas ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte. Sa gitna ito ng patuloy na hindi pagsipot ng Vice Presidente sa pagdilig ng Kamara sa budget ng OVP. Nakatutok si Maki Pulido. Good morning, honorable House leaders. You're asking her to resign. Kung hindi na po siya interesado sa kanya pong duties and functions as the Vice President, we can ask the Vice President to step down. Mula sa mga bagito ng Kamara, lumabas ang panawagang Sara resign. Kasunod yan ang hindi pagharap ni Vice President Sara Duterte sa deliberasyon ng plenaryo sa budget ng Office of the Vice President. Kahapon dapat isasalang sa plenaryo ang OVP budget, pero hindi na dumalo ang Vice Presidente na nagpasabing ipinapaubayan na niya sa mga mambabatas ang kahihinatnan ng budget ng OVP.
Ayon sa mga kongresista, ito ang unang beses na hindi sumipot ang head of agency o authorized representative sa budget deliberation. Hindi raw sapat ang ipinadala ng bise na sulat ng OVP dahil kailangan may sumagot sa mga itatanong ng mga kongresista tungkol sa budget. Bagamat may pinadalang kinatawan ng OVP, hindi raw sila otorisadong magsalita para sa vice-presidente. 17 oras o hanggang alas 3 daw ng madaling araw kanina, naghintay ang mga mambabatas para humarap ang bise. Kung ganyan po, it shows that she's not interested with her duties and functions as the Vice President of the Philippines. Kasi nakikita natin eh, hindi naman po siya dumadalo sa mga pandinig dito po sa Kongreso. So ano po ibig sabihin nito? Sabi ng old-timer na si House Deputy Speaker David Suarez, that's clearly the clear sentiments being shared by a lot of members. Pera ng taong bayan to, hindi to pera ng iisang tao, ng isang pribadong individual. These are funds, these are public funds that have to be properly explained, have to be properly determined how they were used and how they are planned to be utilized for the succeeding year. Para sa mga kongresista, ang hindi nito pagsipot ay betrayal of public trust. Pero di raw ito sapat na batayan para sa impeachment. When an official who is supposed to appear before the House and defend his or her budget fails to do so, to an extent, betrayal po of public trust yun. And you have to consider the degree of the public trust that has been betrayed. But just to be purely technical, technically po, it is in a way betrayal of public trust. But whether it would amount to impeachment, masyadong malayo naman po yun. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag si Vice President Duterte at ang OVP. Huling araw na ng sesyon ng Kongreso bukas. Kung di na talaga sila siputin, pag-uusapan ng mga miyembro ng Kamara ang kanilang susunod na hakbang. Kung meron pong mga ganito na ahensya ng gobyerno, well definitely hindi po kami papaapekto dahil it is our constitutional mandate to pass the budget on time. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Nilinaw naman ang Office of the Vice President na hindi nila pinaghintay ang mga kongresista ng 17 oras. Tinawag pa nila itong fake news. Noong September 16 pa lang daw, alam na ni Lionel Del Sur Representative Zia Adjong na ipinag-ubayan na ng bise sa Kamara ang deliberasyon sa hinihinging budget. Nakasaad daw ito sa sulat ng OVP sa mambabatas. Sa pahayag ng OVP, wala namang naging tugon tungkol sa pagsabi ng ilang mambabatas na tila hindi na interesado sa trabaho ang vice-presidente at sa posible nilang paghiling ng kanyang pagbibitiw. Ibinenta ng sariling ina ang isang bagong silang na sanggol sa halagang 40,000 piso. Depensa niya matapos arestuhin, kahirapan. Nakatutok si Jun Veneracion. Hindi na nakapalag ang 26 na taong gulang na nanay na ito sa entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group sa isang lying-in clinic sa Caloocan City kaninang umaga, isang araw matapos niyang iluwal ang una niyang anak. Na-monitor ng PNP ACG sa social media ang post ng suspect na inaalok ang kanyang sanggol na babae sa halagang 40,000 piso. Nagpakita pa ito ng resulta ng ultrasound sa buyer na hindi niya alam ay pulis pala. Ayon sa PNP ACG, kahirapan ang dahilan ng nanay kaya niya ibinenta ang anak. Kasi kailangan daw po sa maintenance ng tatay niya and wala po siyang pantusto since unemployed din po siya, wala po siyang trabaho, walang-wala po talaga siya ng pampabuhay sa anak niya. And yung tatay ng anak niya hindi din alam na manganganak siya at parang naanakan lang yung nanay. Nasa pangangalaga na ngayon ng mga social worker ang baby. Kabilang sa kakaharaping kaso ng ina ay paglabag sa Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Yung penalty po is depende po sa appreciation or sa gravity ng offense niya. Pero ang alam po ng PNP ACG, 1 degree higher po ang imprisonment and fines niya if ever na ma-found siya guilty sa ganitong kaso. Sinubukan ng media na kunin ang panig ng arestadong ina. Ipapagtatanggol ko naman po ang sarili ko pero hindi po ako magsasalita sa inyo. Anim na social media page na may libo-libo raw na followers ang minomonitor daw ngayon ng PNP Anti-Cybercrime Group dahil sa hinalang sangkot ang mga ito
sa dumaraming kaso ng babies for sale. Babala ng PNP, parehong may pananagutan sa batas ang nagbebenta at bumibili. Meron naman daw proseso ng pagpapaampon kung hindi talaga kaya ang responsibilidad na maging magulang. Nagiging rampant na po yung online selling ng mga babies. Mas mainam po na dumaan po tayo sa tamang proseso, sa legal na proseso sa pag-adopt ng bata. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Iniimbestigahan ang magkahiwalay pero magkasunod na pagdukot umano sa dalawang aktivista sa Albay nitong Agosto. Sa dami ng mga sangkot base sa CCTV, professional operation ang turing dyan ng isang human rights lawyer. Nakatutok si Dano Tingkungko. Naglalakad ang aktivistang si Felix Salaveria Jr. noong August 28 sa Barangay Cobo ng Tabaco, Albay nang ma-videohang puwersahang isinakay sa isang lumapit na van. May mga kuha rin sa ilang mga nakamotorsiklong nagmamasid sa paligid. Sa akin, mas nag-aalala ako sa kanya kung ano ba yung katayuan or ano yung pinalalagyan niya ngayon, kung makakain ba siya ng mabuti. Sa isang araw, parang worried the world siya. Or parang nababaliw ka na. May mga araw na parang, hindi, kailangan natin lumaban, kailangan natin gumawa ng aksyon. August 23 naman, ang makuhanan ng CCTV ang isang van papasok sa Barangay San Lorenzo ng parehong lungsod. Paniwala ng grupong karapatan, yan ang dumukot sa aktivistang si James Jasmines, ang nakababatang kapatid ni dating National Democratic Front consultant Alan Jasmines. Galing umano noon si Jasmines sa birthday celebration ni Salaveria. From 10 p.m. onwards, hindi na niya makontakt si James. So, he tried looking for James doon sa mga posibleng dinaanan ng bike ni James 2 days after sa kainabdak si Felix. Sa dami ng mga sangkot na nakuhanan ng CCTV, professional operation ang turing dito ng human rights lawyer na si Attorney Tony Lavinia. Several vehicles involved, a van, motorcycles, at least for Jasmines, maybe 10 people. For Salaveria, at least 5 people, 6 people, including a driver. That has to be a professional operation. And that's probably a state agency that we demand that the police in Tabaco also investigate this properly. Tila may pattern daw sa pagdukot ayon sa karapatan. Number one, either red tag. Number two, yung manner ng pagkuha sa kanila. Pangatlo, clearly my resources all bear the signs of it being a state-perpetrated abduction, therefore an enforced disappearance. We do not know, except that, you know, based on also on past experience, this is a state sanction. This could be simply military units or police units acting on their own. Nakikipag-ugnayan na mga kaanak ni Jasmines at Salaveria sa Commission on Human Rights. Naghain na rin ng report at blotter sa barangay, pulisya at LGU ang pamilya ni Salaveria. Ang lakas ng impact sa akin would be yung kawalan ng sense of urgency. Planong maghain sa Korte Suprema ng mga kaanak ni Jasmines at Salaveria ng petition for amparo o agarang proteksyon at habeas data para pilitin maglabas ng impormasyon sa pagkakadukot sa kanila. Pinakauna na gustong mangyari is makita namin yung tatay namin. Makita namin siya in front of us, you know, alive and in an okay condition. Hininga namin ng pahayag ang AFP at PNP. Sagot naman ng PNP Albay, tututukan nila ang kaso. Ongoing po ang coordination natin with the human rights na hindi natin lulubayan para nang sa gayon magkaroon din ng justisya yung pagkakawala ng dalawang ito. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Bukod sa pamilya Go, kumpirmado na rin nakakuha lang ng Philippine birth certificate si Tony Yang. Kahit Chinese national talaga. Inusisa yan sa Senado, gayon din ang mga negosyong may kinalaman umano sa Pogo. Nakatutok si Mav Gonzalez.
Isa siyang Chinese national pero may Philippine birth certificate. Hindi na itinanggi yan sa Senado ni Tony Yang, kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na idinadawit ngayon sa POGO. Kwento pa niya sa tulong ng translator, 1998 siya unang pumunta sa Pilipinas nang hikayatin ng lolong magnegosyo rito. Hindi umano siya marunong mag-Tagalog o Ingles. Saan kayo pinanganak? O si Tsai Zongke Hutian. I was born in China in Hutian. How do you spell that? Fujian, and that means in Fujian province. Place of birth, Misamis Oriental. Eh, you just told us pinanganak kayo sa Xinjiang, sa Fujian province. So, a lie on the birth certificate, isa pang patunay na irregular yung birth certificate nyo. My grandfather who helped me come up with this birth certificate, and I'm not sure, maybe he did this for the convenience of the business here. Yang Jianxin ang pangalan niya sa Alien Certificate of Registration, pero Antonio Maestrado Lim ang pangalan sa driver's license, tin at gun permit. Before, I had a transaction with a POGO company for renting out a condo unit for them. The name I had a transaction with is Chiu Shui. Tinanong sa kanya ni Senadora Risa Ontiveros ang POGO service provider na Oro One kung saan nakalistang presidente si Yang. The reason why my name was in Oro One is because during that time I rented out the place to them. Nausisa rin siya kaugnay ng Philippine Sanjin Steel. It's supposed to be a steel plant pero mukhang may POGO-like facilities din sa loob. May dorm-style facilities, may restricted area na bawal kaming mga Pilipino, merong pang torturer, may tagapalo. Ilan po ba ang foreign nationals sa facility niyong ito ng Sanja? During their heyday, we're looking at around 2,000 POGO workers. But ngayon, ma'am, mga less than 300 na lang po. Intel report po na nakarating sa akin. And of course, yung mga documents na nakita namin, it all points to a POGO operation. Tinanong din kung malapit siyang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo't presidential advisor nito ang kapatid niya. I am not very close with the former President Duterte and I don't have contact with him. Paano niyo nakilala si dating presidente? Former President Duterte, he went to Cagayan and we had a meeting with the Chinese business groups, and that's why we were able to meet him and we had a photo with him. Ipinakita rin ni Ontiveros ang larawan ni Yang kasama si dating PNP Chief Benjamin Acorda at iba pang police official. We get to meet these officials, especially when we need some help for the safety of our community. Matagal na po ba kayo magkakilala ng dating Chief PNP? Kasi sa picture na ito, medyo mas lumang picture. Regional director pa siya. Yes, when he was still in Cagayan as the director, we know each other. Sa isa pang larawan, kasama ni Acorda si Sual Pangasinan Mayor Dong Kalugay na umunoy karelasyon at business partner ni Aris Go. Namasyal po kami dyan, Your Honor, dahil siya po ay dating chief of police po ng Sual. Nasa larawan din ang kapatid ni Alice na si Wesley Go. Gusto rin po niyang makita po yung pinakamataas po na sa PNP po. Bakit niya gustong makita yung Chief PNP? Wala po. Ganun lang po, Your Honor. Sumama lang po. Wala po akong idea. Ngayon ko lang po nakita yung picture. Hindi imbitado sa pagdinig si Acorda at hinihinga namin siya ng pahayag kaugnay nito. Binasa naman ni Senador Bato de la Rosa ang pahayag nilang mga dating chief ng Philippine National Police. Dapat daw pangalanan ni PAGCOR Senior Vice President Retired General Raul Villanueva ang binanggit niyang hepe ng PNP na tumulong umano sa pagtakas ni Go. It is incumbent upon himself to identify this rogue former PNP chief to clear the names of those not involved. Unconfirmed information is considered not an intelligence data, not actionable at all. Therefore, it is not yet valid. I don't want to put malice on our chief PNPs. I'm sorry. Dumalo rin sa pagdinig si Zhao Shouqi na sangkot umano sa POGO sa Lapu-Lapu, Cebu at nagtangkang manuhol ng 1,000,000 piso sa mga taga-PAOK. Because my wife, her body is weak, I wanted to have a separate arrangement
for my wife and my granddaughter. There is no other way to interpret that, ma'am, because exactly. They attempted 3 times. Eh. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Ipinakita sa Senado ang larawan ni ex-PNP Chief Benjamin Acorda Jr. kasama sina Tony Yang at Wesley Goh. Hindi direktang iniugnay dyan, pero tuloy pa rin ang pag-usisa ng CIDG sa impormasyong may dating hepe ang pulisya na posibleng tumulong kay Alice Goh na mag-abroad. Nakatutok si June Veneracion. Nabanggit si dating PNP Chief Benjamin Acorda Jr. sa pagdinig ng Senado kanina. Ipinakita kasi ni Senadora Risa Ontiveros ang larawan niya kasama si Tony Yang at kapatid ni Alice Goh na si Wesley Goh. Nang kuhanan ng pahayag, ang sagot lang ni Acorda sa isang text message ay mahal niya ang bansa at ang PNP. Ang ginawa lang umano niya ay dapat gawin ng isang Pilipino at bilang police officer. Wala namang direktang pag-uugnayan sa binanggit naman ng PAGOR official na si Retired General Raul Villanueva noong September 17. May inter-report umano nagsasabing may dating hepe ng PNP na nabayaran para makatakas si Goh at nasa payola nito. Nakausap na siya kahapon ng mga opisyal ng PNP-CIDG na naatasang imbestigahan ang binanggit sa naunang Senate hearing. Tinanong ko sa kanya yung impormasyon na sinabi niya sa Senado at sinabi niya talaga sa akin paulit-ulit na ito ay isang hearsay lang, isang purely chismis. Yun ang exact na word niya. Sa kabila ng paglilinaw ni Villanueva hanggang sa pagdinig ng Senado kanina, tuloy pa rin daw ang PNP-CIDG sa paghahanap ng ebidensya para malaman kung meron ng tumulong kay Goh at kung sino. So yun yung isang punto na dapat maliwanag, na ito lang yung statement ng isang tao at hindi magiging batayan yon para tumigil ang aming investigasyon. Pero malaki raw ang naging epekto ng unang pahayag ni Villanueva sa imahe ng PNP, kaya pinag-aaralan ngayon kung meron siyang legal na pananagutan. Nung may makita kaming paglabag sa ating batas, kaukulang kaso ang ating isasampa. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.